teca, teca. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Teka! Ito na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka! Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka! Alas 4:30 na sa DWIC. Hola, hola! Pagbati mula po sa programang Teka, Teka. Araw po ngayon ng Martes, and today is April 13. Napakabilis. 2021, tumatakbo ang ating panahon. Magandang, 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 magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta kayo? Mga giliw po naming tagapakinig. Hope everything is fine. Kahit tayo ay nasa pandemya, ika nga may isang taon na, tiis lang, ingat lang po tayong lahat. Dasal, dasal, manalig sa Diyos. Sumunod sa gobyerno, sa mga doktor natin at sa mga dalubhasa, at mag-ingat po tayong lahat. Okay? Yan po ang paalala namin mula dito sa palato ng mga ika nga ay kasama ninyong kapatid Mon Ilagan po ito at Senyor Ray Pacheco. Magandang hapon po, buenas tardes sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Martes. Ayon, ay salamat. Ray, habang tayo nasa gitna ng pandemic, eto patuloy pa rin namin kayong kasama. Okay. Yan. Pagbati sa ano, sa Muslim, ano, Assalamu alaikum ba yun? Ano tawag doon? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sa Ramadan ngayon, di ba? Oo. Traditional na ngayon ay unang araw ng Ramadan, kaya Ramadan. Binabati natin yung mga brothers and sisters natin na Muslim, sapagkat ngayon ay first day ng Ramadan, a day of prayer and fasting, sacrifices, mm-hmm. Ray, and an act of charity for our brother okay. Muslims. Oh, may panawagan si Presidente dyan. Sa gitna, unang araw ng Ramadan, he called for to promote public solidarity at tulungan yung mga nangangailangan. Mm. Tulungan nyo, Presidente, yan. Si Presidente Duterte, tulungan po natin ang ating mga kababayan naghihirap. Marami na talagang, nagdadalamhati at nagugutom. Nakikita natin sito. Yan ang mga exactly. Nakikita natin mga daing ng mga ilang natin mga kababayan. Exactly, Ray. At eh, yung hapon, no, pero sa yung ano, yung nagpabigay na yung ano, yung ating ECQ na ayuda. Oo naman. Oo. Pinayin, may mga dumadaing daw. Pakicheck lang mabuti kung sino yung mga hindi nabibigyan daw ata. Uh-oh. Sabi ng Pangulo. Mm-hmm. Sige. Talakayin natin yan mamaya. Pero ngayong araw na ito, since bago pa yung balita natin, medyo bumaba yung kaso ng mga COVID ngayon, ha, kasama ng Ray, no? 8,571 ang bagong kaso ngayon compared to yesterday, mga 11,000 plus. So, parang dito sana tuloy-tuloy na maramdaman natin yung epekto ng dalawang linggong ECQ, Enhanced Community Quarantine, sa pamamagitan ng pagbaba ng mga kaso. Hindi lamang yung pagbaba ng mga kaso, kundi yung mga reproductive reproductive rate ng ng COVID. So, yung active case natin, Ray, medyo mataas, 165,534 ang active cases to there, or 18.7%. Mm-hmm. Yung recovery natin, 79.6, at yung mga namatay na registered na matay ng araw, tumataas pa rin rin, no? Kahapon more than 200, ngayon 137. 137 registered deaths a day, or equivalent to 1.73%. Taas, no? Okay, talagang wala. Pero sabi naman ng DOH, maghintay para tayo ng mga ilang linggo para maramdaman natin ang epekto. Sanay naman tayo doon, mga Pilipino, di ba? Tayo naman ay by nature talaga ay matiis, masaga. Mm-hmm. Oo, kaya matiis. Naman, hintayin natin. Pero hindi lamang dapat paghintay, kailangan makipag-cooperate, kailangan kumilos din ang Department of Health sa araw na ito. Uy, binabati natin mamaya, makakausap natin si ano, part 2, ha? Si former Senator Jinggo Estrada. Mukhang maganda ang development ni former President Erap Estrada. Mm-hmm. Kahapon, sabi mo, anong kinakanta kahapon, Ray? Always. Oh, always. Parang yung always. Oh, oh. Ha? I'll be loving you.
Always. Ah, akala ko yung kanta ni Marcos Siso na Always eh. Always. Mahilig si Presidente sa mga tinatawag nating standard song. Mga alam mo, naka-ano ka nene, nakasabayan kami kumanta niyan eh. Mahilig sa kantaan niyan nun eh. Ah, ganun ba? Eh, alam ko naman nakaka-relate ka sa mga kanta ni, ano eh, ni former Presidente. Lalo na yung pagtingin ko ngayon. Hindi siguro kayo ano? Nakakalayo. Ilan taon na ba si Erap? 83 na ba? 83 ang presidente. No? Aba, si gusto ko happy ka. Kilala mo yun? Si Senador gusto ko happy ka. Aba, si Senador Enrile yun. Oh, matindi yan. 98 na yata. Mas matindi yan. My God, napaka... He has still a retentive memories, ha? Maliwanag pa magsalita. Oo. Ibang klase. At saka hindi natin nararamdaman ng COVID eh. Ha? Hindi natin nararamdaman na may COVID. Oo, hindi niya nararamdaman. Ang balita ko si Manong kasi, no? Panay ang swimming yan, meron siyang exercise alas 2 ng hapon. Pagkatapos panay ang basa na. Siguro minsan makamusta natin si Manong Johnny Ponce Enrile, di ba? Bisag na. Oo. At makumuha tayo ng tip. Kumuha tayo ng tip, Mayor. Oo. Pero... Alam mo rin, isa sa mga ano, na di ba kanina pinag-usapan natin, uy, start na rin ngayon, ha? Bukod dun sa sa Ramadan, Balikatan Troops starts today. Oo nga, nagsimula. Oo. Kapag pa nagsimula yan. Oo, pero scaled down ito eh. Medyo mababa lang yung mga troops, no? Kasi yung Armed Forces of the Philippines ang nag-participate dito, 736. 225 lang mula dun sa mga US military soldiers. 1,000 ang sundalo natin. Ha? 1,000 naman sa Pilipino. Hindi. 1,000 lahat rin yung total. 736 yung Armed Forces of the Philippines, yung sundalong Pinoy. 225 yung US military. So, a total of 1,000. Medyo inano nila eh. In-scale down nila ito because of the situation. Of course, pandemic. Dapat to, last year pa ito eh. Kasi supposed to be, ang report na natanggap ko kahapon, 700 yung sundalong Kano, 1,000 yung sundalong Pinoy. Hindi. A total lang of 1,000. Bali, 225 lamang yung US troops. Okay. 736 yung Pinoy. Ngayon, of course, itong Balikatan, na talaga naman, parang traditionally ginagawa ito eh. No? Parang sa akin lang, ha, opinion, ewan ko sa'yo ha. Tingnan natin, pagka ganitong may mga Balikatan, in my opinion, means of course, nagpapakita ka ng kakaibang kilo sa China, di ba? May magandang relasyon pa rin ang Estados Unidos at Pilipinas despite the rejection ng Visiting Forces Agreement or BFA. Naalala mo to, Ray? Oo. Di ba nagalit si Presidente dito last year? Kailan mo pinirmahan yan? Panahon ni Tita Cory ata yan o panahon? Tama, panahon ni Tita Cory, di ba? Oo, Visiting Forces Agreement. Yes, oo. Pero dito, hindi pumayag dito si Presidente na i-renew yung BFA last year. Kaya ipinadala yung notice of termination ng agreement. No, I think that was, if I recall it right, mga sometime February to last year eh. Pero, yung rejection na yun ng BFA was temporary shelf last June. Kaya medyo hindi na muna yata ito na tuloy. Natuloy. Ang nangyayari dito, tingin ko dito sa Balikatan, parang muscle flexing ito ng RP at US siguro against China. Abay, okay, yung lulukuluko, parang gano'n, di ba? Mayor, may kasamang barko eh. Kung dumating ngayon barko eh. Ngayong araw din na ito, dapat ng DFA Secretary. Oo. Ah, talaga? Oo. Merong apat na barko yan, senyor, na pinadala dyan, na umiikot-ikot doon. Ito yung kasama dyan yung binili natin na barko. Aba. Oo, alin, meron yung, dyan. Saan ba natin pinanganan nyo? Ha? Anong panganan ba yung barko na yun? Hindi. Teka, I'm sorry ah. Na-confuse na tayo. Yung mga bagong barko na ito, dito ito pinadala sa Julian Felipe Reap. Ayun. Yung dumarating natin sa Amerika. Oo, hindi kasama yun doon. No? Iba-iba itong sa Balikatan. Iba yung pinigay sa atin, niregalo sa atin. Yes. Iba-iba kasi ito eh, sa Luzon eh. Magpapalipat-lipat sila itong Balikatan exercises eh. So, ayun. So, tingin ko nga lang dito, sabi ko parang muzzle flexing ito. Tinitignan, maayos pa ang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Sana magtuloy-tuloy ito. Kasi kung if you recall yung 1951 Mutual Defense Treaty, na-cover mo siguro to, senyor. 1951 Mutual Defense Treaty. Siguro reporter ka na nito.
di ba? Pagbira na naman. Baka hindi ito mo lang. Pagbira ka na ako pa. Kala ako na hindi naman. Pinapatawa lang kita. Kasi under the NDP, hindi pa nakikita tatay ko, nanay ko dyan. Hindi ba? Kasi, doon sa 1952 Mutual Defense Treaty, di ba? Parang responsibilidad din ng Estados Unidos na tumulong sa bansang Pilipinas. So under this itong tratado na to, lalo kung meron tinatawag na international aggression. Ayan, so, lalo na doon na may pinagtatalo ng mga lugar ng China at ng Pilipinas. Yeah. Mayor, pansamantala kitang puputulin muna dyan. Okay. Dahil nasa linya na natin si Dr. Grano, ng presidente nito, pinatawag natin, Private Hospital Association of the Philippines. Dr. Jose de Grano. Maganda nga po, Doc. Si Grano. Maganda nga po, Sir Mon and Ray. Opo, thank you for joining po dito sa Teka Teka program, no? Sa DWIC. Kasi bangangamusta ho kami, Doc, dahil alam naman natin, balita namin in the past few days, punong-puno pa rin yung ating mga ospital. So, kamusta na nga po ba ngayon, Doc, ang ating mga private hospitals? Ganun pa rin po, kasi alam naman po natin na ang COVID cases po, hindi naman po yan na gumagaling kaagad. Ano? Kailangan pong kompletohin natin yung 14 days na quarantine period. So, yung for the past 2 weeks po na na-confine natin, ay di nandun pa rin po. Then hoping na ditong end of this week po, medyo marami pong lalabas and then medyo madidecongest ng konti po yung mga private hospitals. At the same time, yung pong mga binuksan nila na mga bagong isolation at quarantine facilities ay gagana na. So medyo luluwag-luwag na po siguro by next week. Opo. So ibig sabihin, in the next few days, Doc, hindi na namin makikita yung nakapaskil sa mga lobby ng mga hospitals. Sorry, we are full. We are not only full, but very, very full. Wala na hong ganon, Doc. Yes. Hopefully po, hindi na ganon, ano? Pero right now po, may nagsasabi ng akong hospital na yung nakapila sa kanilang emergency room, medyo nabawasan na po talaga. Halos wala na. So by next week, sana po, talagang wala na. Ano yan? Doc, salamat naman. Sana ayaw na namin makakita ni kasamang Ray na mga yun ho, mga ambulansya, nakapila pa rin sa ospital at nandoon ang mga COVID patients. Nakakadugo ng puso, Doc. At saka mayroon, yung Mona Lisa. They just lie there and they die there. Oo. Doc, tama po ba? No? Mukhang maganda rin ang balita. Tama niyo po kung mali po yung balita namin na ang telehealth po yata mukhang medyo magbabayad na rin sa mga private hospitals. And is this one of the conditions para magdagdag din ng mga ICU beds, ng mga kwarto, ang mga private hospitals, Doc? Yun po actually ang sinabi ng ating presidente. But ganito po, meron po inilabas ng circular ang telehealth na yung mga payables na nila sa COVID cases ay bibigay nila after yung mga may mga pipirmahan lang po, may mga conditions ang PhilHealth at katulad ng mga undertaking at saka dapat po accredited yung hospital ganun po at mga kaso ang hospital ganun and then bayad na po yung tinatawag nilang IRM na dato, ano po. Parang ngayon lang lumabas itong mga conditions na ito, Doctor? Yung po yung nakalagay talaga doon sa ano sa circular na yon. Dapat po ang hospital nito, yung nga pala, hindi po ito ano ha, hindi ito buong Pilipinas po. Ito ay doon lang po sa bubble area. PR plus bubble area, kasama ang Pampanga at Batangas. Oh my God. Kasama ang Pampanga at Batangas. So Cavite, Rizal, Laguna. And then yes, Pampanga and Batangas. Pampanga and Batangas and Bulacan. Oo. If we may ask, Doc, bago ko ibipat kay Ray, ano, magkano na ho ba ang total utang ng PhilHealth sa mga ospital? Well, actually, yung pong sinabi namin na utang nila, actually, extrapolated po yun. Nung December pa po yun, yung pong sumagot sa amin ng mga miyembro namin, almost 6.6 billion po yun. Wow. Ang in-extrapolate po namin sa mga members namin, kasi yung sumagot po sa amin, 140 members lang po yun. Nung kinumpute po namin for around 700 of our members, umabot po yun ng mga around 28 billion.
Ngayon po, sinasabi po ng PhilHealth, meron silang nabayaran na doon. So, inaano po naman namin, tuloy-tuloy po naman kasi ang paggamit, ano, nung funds, ano, at pag-claim ng mga private hospital. So, more or less siguro po, mga ganun pa rin ang amount na payable supposedly sa aming mga private hospitals. Pero ito po buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Sa memong bago ngayon, ang alam ko, naging handa sila ng around 10 billion for this. At yun po, ito po ay para doon lang sa NCR plus bubble, including Pampanga at saka Batanga. May? Okay. Doc, maraming salamat. Dr. Grano, dito po sa naranasan natin for almost 3 weeks, di ba? Na nag-shoot yung ating yung sitwasyon ng COVID-19. Maliban doon sa nakikita niyo yung ginagawa ng mahigpit na lockdown na ginagawa ng ating pamahalaan, ano nakikita ng ating mga healthcare professional na konkretong hakbangin para bumaba yung community transmission nitong virus? Ano po nakikita natin? Ano po makikita nating hakbangin na magagawa konkreto? May nakikita na po ba ng ating mga healthcare professionals? Talaga pong napaka-importante yung ginawa nilang ECQ at saka MECQ right now. Importante po 'yon para mapigilan natin yung ano, yung movement ng tao na ang binibigyan lang po natin ng allowance na mag-move or mag-ikot, yung may mga essential po na kailangan talaga. Kasi ang problema po natin right now, hindi sila sumusunod sa mga health protocols na sinasabi natin. Kasi po karamihan dito sa na-infect na ito, almost 96% to 97% po, ay asymptomatic o very mild symptoms. Ang akala nila ay wala silang sakit. Ano? So, yun po, pag ganun po, hindi nila iisip na mag-ingat eh. So, kaya po mabilis pumalat nito kasi ang taas din po ng transmissibility nitong variants nating mga bago. Kaya ang bilis po talagang kumalat. Yun ang nangyari po. I see. Okay, Mayor. May follow-up ako doon, ano? Yung transmissibility na yun. Kasi, Doc, minsan, ano, I think I was able to watch a TV report. Parang minsan ang mga doktor na have you experienced ito, doktor, yung mga sa hospital sa noon, sila na yung nagkakaroon ng mental stress. Nagkakaroon sila ng parang anxiety kasi parang there you were made to choose sa mga doctors natin kung sino yung mamamatay, kung sino yung mabubuhay dahil nakapila yung hospital. So ayaw na natin mangyari yung ganito. May mga experience na ba ganun ba, doktor? Marami pong ganun. Pero usually man po, itong mga doktor na ito na usually nakatalaga po yan sa mga emergency rooms. They are trained to do that po. Ibig sabihin, trained po sila na mamili. Ibig sabihin, hindi naman po talaga mamili. Mag-decide po kung sino ang unang bibigyan ng lunas. Ano? Kasi hindi, kahit po yan sabay-sabay, ay meron naman po diyang mild ang symptoms, merong severe, at meron pong kailangan o emergency na siyang unang bibigyan ng treatment. At yun po, ang mga doktor naman po ay sanay sa ganyan. Alam nila, minsan po, isang tingin pa lang nila, alam na niya ito, kailangan tingnan siya agad to at bigyan agad ng treatment. Yun po ang mga yun. Pero siyempre po, minsan sa sobrang dami, ay talaga po may stress na rin yung mga ating mga doktor. Exactly. Alam mo rin, ayaw nating mangyari ito eh. Pero alam mo, maganda yung balita dahil ang sabi ng National Task Force Against COVID-19, oh, with this situation, si Secretary Galvez, I think merong additional 720 units or about mga 26,000 na mga bed capacity sa iba't iba mga hospitals which will eventually help private hospitals. Dok, ano? Malaking kaluwagan po ito para sa inyo. Yes po. Kasi po yung mga pasyente po na hindi naman po kailangan talaga ma-confine sa agad. Kasi usual po sa mga private hospitals, sa mga hospitals, kailangan po yung mga may moderate to severe symptoms. Ano po? So yung mga asymptomatic at very mild ang symptoms, pwede na po yan sa mga
isolation facilities at saka quarantine facilities na hindi po, para hindi po ma-congest yung mga kama na parang talaga sa mga COVID na medyo seryoso po ang sakit. Ganun po. Mm-hmm. Pero any comment, anong nakuha nating aral dito, no, Doc? Kasi sabi rin ni Secretary Galvez, by June or July, baka maghumanda na naman tayo, baka magkaroon ho na naman second year, eh, tumaas na naman ho yung mga kaso natin. So ano ho yung mga, kasi even daw ho yung mga oxygen supplies, medyo kinakapos among the hospitals eh. Mm-hmm. Ay, yun po kasi, kaya medyo tayo pinapos, biglang-bigla talaga ang surge, no? Parang low supply and demand po yan eh. Sobrang dami po ng, ano, ng demand, kaya talagang bumagsak yung mga yung supply. Pero ang importante po diyan, dapat talaga malaman ng ating mga kababayan po natin na talagang dapat talaga tayo sumunod din sa mga minimum health protocols po. Alam niyo po, kung tayo lang ay sumusunod doon, imagine, merong yung mask po sila pero nakababa. Merong hindi naman nagso-social distancing, magkatabi. Uh-huh. E paano po, ano, ang bilis po ng pagkalat niyan. Kita naman po ninyo kahit napakaraming positive, pero karamihan po niyan, mild at asymptomatic. Ay, kahit pa rin po, ay, ano po yun, nakakahawa pa rin yun. Meron pa rin okay. Po pinasakit. Ayun po ang mahirap sa ganun. Akala nila, porque wala sila nararamdaman, hindi sila nakakahawa. Well, in fact, talagang carrier po sila at nagkakalat. Mm-hmm. Ray, nakakatakot pala yun, no? So yung asymptomatic, Doc, ano? Mm-hmm. O yung akala mo wala kang nararamdaman, Doc, yung pala nakakahawa ka na, nagmo-multiply na, lalong-lalo doon sa may mga ano, may mga nasa mga high risk, ano, Ray? Mm-hmm. Opo. Ay, paano ba nalalaman, Doc, yung asymptomatic? Ano ba mga sign yan? Wala ho, wala kang pinakikita. Wala po agad eh. Ang ano wala. Po ngayon, pagka halimbawa meron kayong sabing na po, positive to, di ano na po kayo, direct contact na kayo, magsususpeta na kayo, bigla kayong nilagnat, may konti sipon, ayun po, pag ganun po, medyo magpa-swab na po. Ayun. Okay. Dok, pwede bang ano, total pinag-uusapan din natin ko, kasi meron na kami nadidinig, di ba, antigen test. Okay. Antigen. Pero medyo sa antigen, meron naman ding, meron ding kulatilya na hindi naman yun parang... hindi naman yun final and definite kung ikaw ay merong COVID o hindi. Eh, bakit pa ho may antigen, Doc? Antigen test. Ano din, test din lang po yan. Mas mura lang po yan ng konti at mas mabilis. Ano? Yung pong, ano, yung sa RT-PCR po, may usually gumagamit po yun ng machine, ano? Yung sa antigen test po. Ibig sabihin po yun, meron ng antibody yun na madidetect po niya kung talaga may infection na. Pero ito po, ano rin din, hindi basta-basta kinukuha yan. Usually, sa pa-fifth day or more than 5 days na kayo may infection, saka nagpa-positive po ito. Hindi, pwede po mag-negative din ito sa ano eh. Mas mataas po ang false positivity at negativity nito. Kaya, actually, pwede na rin po, tinatanggap na nila ngayon yan, ang antigen. Kasi swabbing din po yan eh, ang ginagawa nila. Oh, pero hindi po siya confirmatory, Doc. Confirmatory kung meron. Kasi ho, pagka may mga symptoms ka na, sasabi ng doktor, sige, mag-antigen ka na lang pang mabilis kasi parang may mga symptoms ka. Meron kang ubo, may lagnat, may sipon. Yes po. Pero ang ginagawa nila confirmatory is the RT-PCR. RT-PCR. Pero ang po ngayon ay ano po, parang pumapayag na rin ang Department of Health na gamitin itong rapid antigen test. Ayun, oo. Eh, paano yung saliva test ni kasama ko rin? Hindi yung pwede. Okay. Ginagamit yun na ba yung saliva? Ginagamit na po ba sa hospital yan? No. RT-PCR din po yung saliva. Ano din po yan? RT-PCR po yan. Pareho lang mas po accurate yan po, ano, di ba? Nung ano, ay, pareho lang po yan. Yung swabbing at saka yung saliva. Uh-huh. Pareho lang po yan. Ang effectivity nun. Kaya lang, mas mura po sila, di ba? Sino? No? Mas mura po yung saliva. Mas mura ang saliva. Oo, mahal ang RT-PCR eh. Grabe. At saka po, mas mahal yung RT-PCR talaga. Tsaka ang tagal ng resulta, Doc, oh. It will take 48 hours, the shortest. Eh, sa antigen, 15 to 30 minutes lang, nandyan eh. Nandyan yung saliva. Oo.
Anyway, Doc, maraming salamat po. Ha. Thank you for joining us. At very enlightening po itong discussion natin ngayon. So, at least nalaman natin ang monitor ng mga hospital. Sana in the few weeks, Doc, talagang sana mababa na, and we pray for that. Okay. Mm-hmm. Mabababa natin yung tinatawag na community transmission. Mm-hmm. Opo. Salamat, Doc. Thank you very much. Salamat, Doc. Thank you very much po. Salamat ang po. Ang ibigan si Dr. Jose Rene de Grano, isa pong doktor at presidente ng PIHA, Philippine Hospital Association of the Philippines. Pagbabalik tayo, Mayor. Yes. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala, ito pa rin ang Teka Teka sa DWIZ, Philippine Standard Time, ganap ng alas 5:04. Teka Teka, alas 4:30 na. DWIZ. Teka Teka, alas 4:30 na. Balik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa Teka Teka program ngayong pong araw ng Martes, today, April 13, Tuesday, 2021. Ray? Magandang hapon po ulit sa ikalawa at uling bahagi ng ating palatuntunan ng Teka Teka dito pa rin sa DWIZ ngayong araw na ito ng Martes. Ayan. Ray, batiin natin. Birthday ngayon ni Mayor Lani Mercado Revilla. Oy, diba? Mayor Lani Mercado Revilla. Asawa The wife of Senator Bong Revilla. Tama ba tayo? Bong Revilla. Diba? So happy birthday po, Mayor. Mabuhay po kayo. Kamusta po kayo dyan? Sa Cavite. Mga taga Cavite. Oo. Kamusta po dyan? Marami nakikinig din sa atin, ha? At nanonood. Oo. Oy, kanina, Ray, di ba, pinag-uusapan natin yung ano eh. Nasaan ba tayo kanina? Balik ka pa, no? Napaganda sana yung... Pero, habang inintay natin si Senator Jingo Estrada, babasahin ko yung mga text messages natin. Ha? Babasahin mo, sa yung mga text natin. Go ahead. Okay. Meron tayo sabi mga messages. Sabi ni Akna Hill. Saan ba si Akna Hill? Unang report ni Senyor Ray, eh, nung dumating si Magallanes. Sabi niya sa akin. Si Eduardo Reyes, magandang hapon. Teka Teka, Mayor at Senyor Pacheco. Yeah. Nelson Malinaw, magandang hapon, Senyor. Mayor Mon, Senyor Ray, God bless. Angelo Redaha, good PM. Ka-Icy. Ka-Icy na ba tawag sa atin? Ka-Icy. Kuya Mon at Senyor Ray, Malolos, Bulacan. Maganda naman. Magandang pakinggan, ano? Ka-Icy. Ka-Icy. Okay. Ka-Icy nila tayo. Rebilo Oremor. Generally, there are two types of asymptomatic carriers. People who don't develop any clinically recognizable symptoms after 14 days of medical observation. Those who have tested positive with no symptoms but later develop them. Yun ang sabi niya. Thank you. Oremor. Thank you for that info. Buti nabibigyan tayo ng mga tips ng mga listener din natin. Ganda yan. At dito talaga makikita mo rin, napaka-intelihente ng mga nakikinig din sa atin. Talaga meron sila sariling saliksik at meron sila sariling ideas sa mga pinag-uusapan natin mga issues. Ayan. Ayun, binabati rin natin yung mga taga Rizal na malapit ng maging tatlo. Uy! Mayor. Talaga? Maging tatlo. Oo. Pinayagan ng presidente, di ba? Oo. Magiging tatlo ng distrito. Tatlong distrito. Mahahati na. Oo, yung district 2. Malaki talaga Rizal, ano? Oo, sana sa amin din, ano, sa district 1, yung Kainta, Taytay, Binangonan ni Nangono, mahahati na rin, no? Kasi malalaki itong areas na ito, eh. Kaya pala. Oo, para hindi na rin nag-aagawa ng mga politiko dyan. One of these days, mag-uusapan natin yan, Ray, ha? Tungkol dyan sa politika. Medyo... Pinayagan doon ng presidente. Oo, ayun, pinayagan na. Oo, lumaki na. Okay. So, ngayong hapon na ito, ba meron pa akong gustong ano eh. Meron pa akong gustong isang talakayin sana. Oy, kahapon pala tinatanong mo na sana ang media kasama doon sa priority. Abay, sinagot na yung dalangin mo kasama ang Ray. Oo nga raw. Mukhang yung mga media workers isasama doon sa A4. Magiging A4 ngayon ang members of the media. Ang ibig sabihin nito, in a few days na ba, kasama na ito. Ayan, kasama kasi daw parang ang media members ay kasama dun sa bilang isang mga frontliners ito. Kinikilala yung papel ng media para magpaabot ng mga balita
sinusuong ang kanilang buhay para dito sa pandemya para makapagbigay ng tamang mga impormasyon sa ating publiko. Salamat naman, di ba? Salamat po. Mayor, salamat sa, nasa linya na natin si Senador Jinggo Estrada. Ay, nandiyan na, Senator. Dahil para kamustahin natin ang ating dating presidente. Okay. Bakit nga po na Senator Jinggoy? Ay, si Senyor, at saka si Mayor Mon Ilagan po. Mayor Mon, good afternoon. Saka si, sino isa? Si Ray? Si Ray po, Ray Pacheco. Si Senyor po, si Senyor. Long time no see, Senyor. Senador. Oo nga, Senador, good to hear from you, no? Ano ho ba magang mukhang kami ho kahapon ho kinakanta pa ho namin yung ano eh, kinanta ho ni Ray, kantahin mo nga kay Senator. Ay, mukhang maganda po ang development. Ano ho bang balita? Si former president. Kanta ng Sentorado. Senator, ano pong balita? Kanina ay nag-update sa akin ng mga doktor. Apo. At pwede na siyang ilipat sa regular room. Mhm. At pwede na siya pag soft diet. At ang pinakamagandang balita ay nung nagpa-reswap siya kahapon ay negative na po yung kanya resulta sa COVID-19. Wow! Salamat. Oo, salamat po naman. At mabilis ang recovery, Senator. Ano po? Yes, alam mo, kaya nga po ako nagpapasalamat sa mga milyon-milyon na nagdadasal para sa kanya at karong pag-alit. Mhm. Hoy Ray. Ayan, ikaw marami kang tanong kay Senator Jinggoy. Sige, go ahead. Ako ay nagre-represent para mamaya. Mga panlabing tatlong araw na siya ngayon, 'di ba? Since na dinala siya noong 28. Hindi, more than 2 weeks na. More than 2 weeks nga pala, tama. 2 weeks nga pala. More than 2 weeks. Weeks na. So ngayon, ang balita ko, pinatulog ba siya, Senator? Oo, nung kinabitan siya ng nung intubate siya, of course, syempre hindi naman pwedeng gising siya, no? Sinedate siya. Merong mild sedation na ginawa sa kanya. So tulog siya nung nilagyan siya ng tubo. Ayun. Pero Senator, nakakaikot-ikot pa ba si former president? Saan siya makakaikot? Sabihin, nakakaalis-alis pa ho ng bahay. Halimbawa, bibisita. Alam niyo naman, presidente, maraming kaibigan niyan eh. O maraming bumibisita sa bahay niya. Yun ang ibang pandemya, hindi naman sila lumalabas sa bahay. Apo. Ang problema lang kasi tuwing Linggo meron kaming family get together, usual Sunday after lunchtime, meron mga bisita na gusto pakita si yung tatay ko. Eh siyempre hindi naman natin pinagbabawalan niya. Tapos naman ang tatay ko is very fond of entertaining people. Doon niya nakuha yun. Alam mo naman si Presidente, pagka the former President, gusto niya lagi may kausap. Masaya, lalo yung mga masaya, no? Exacto. Kumakanta pa ba? Siguro kumakanta pa rin, Senator Jinggoy. Kanta pa ng kanta. Oo. Nung in-extubate yun, nung tinanggal yung tubo sa kanyang bibig, nag-video ng nurse niya at pinadala niya sa akin at kumakanta na nga yung aking ama. Kanya, that's mga paboritong kanta. I see. Senator, kailan ho expected na makakalabas si Presidente sa hospital? Well, hanggat hindi pa siya talagang totally cured. Hindi pa siguro siya palalabasin. Ako nga, pero but I'm hoping na sana makalabas siya bago siya mag-celebrate ng kanyang 84th birthday. Pero mukhang malabo yata. Pero nevertheless, nagpapasalamat din ako at yan ang sigurong pinakamagandang birthday gift na natanggap niya sa ating Panginoon. Oo nga, magiging ilan? 84 na po ba si Presidente? Mag-84 sa April 19. April 19, malapit na ho pala ito. Oho. Ilang araw na lang. Senator, maiba lang kami ha. From the total, good news naman po itong naibalita na natin. At talaga marami nagdarasal para sa kalusugan at kaligtasan ni dating presidente. Alam mo naman natin na ang inyong pamilya ay pamilya ng mga politicians. So, malapit na rin ho by next year. Ano ho bang, meron na ho ba kayong plano, Senator? May lulutang bang mga pangalan sa Oktubre? Alin? May lulutang bang mga Estrada sa Oktubre? At magpapail, Senator. Oktubre na po mag-aani yan. Magpapail na po ng mga... papailan lang na po yung mga pangalan ng mga politikong tatakbo sa eleksyon para sa next year.
Meron yan, sigurado. Talaga idol ko talaga siya. Sigurado, ha? Yeah. Editing ka, ha? Talaga hindi talaga natin maiipit. Alam po naman namin yun, meron po sigurado. National ho ba o local? Hindi ko muna iniisip yun. Ang iniisip ko muna yung kalusugan ng tatay ko. Exactly, Senator. Salamat po for that. Hindi yun na ho namin doon. Magtatagalin po kayo. Senator Jingoy, any parting message? Lalo-lalo doon sa mga nagdasal kay former president. Go ahead. Well, maraming salamat, Senator Ray. At ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng mga nanalangin, dasal, nagpakita ng suporta, nagpakita ng malasakit, ng concern sa para sa agarong pagdating. Maraming salamat sa inyo. Prayers are really working. Salamat po. Thank you. Thank you very much, Senator. Pagbibigay tayo sa amin. Thank you for joining us. Ingat po kayo. Okay. Salamat. Ingat kayo, Senator Jingoy. At magkita tayo ulit. Mga kaibigan, si Senator Jingoy Estrada, siya po sa mga anak na nanggang panglabing tatlong presidente ng Pilipinas. Lagi ba kundi si dating president Erap Estrada. Pero ano, alam mo, Ray, lessons learned, no? Yung nabanggit niya, di ba? At his age, at 83, he does not go out anymore. Di ba? Talagang medyo, siyempre, si Erap nun, medyo mahina na rin yung paa niya, di ba? Alam natin kung paano siya maglakad. Pero, dun sa mga bisita, no? Dahil nga malapit sa tao, maraming kilala, naging dating popular, naging dating presidente, maraming dumadalaw. Siyempre, doon siguro nakuha, ano ha? Napakahirap, oo. So, ibig sabihin lang dito talagang medyo kumaari, hindi naman sa pagdirihan. Ay, senyor, pupunta ako ng bahay mo, kwentuhan tayo. Nako, eh, wag na muna sa panahon ngayon, wag na muna tayo tumanggap ng mga bisita. Diba? Okay, ako nga, Ray, itong buwan na ito, kasi, dapat pag-aanak ako sa kasal. Dalawang kasal. Eh, inabot ng ECQ at saka MECQ. Eh, siyempre, merong limitation ng ano, di ba? Yung mga tao na dapat pumunta sa simbahan. Eh, kinansel na muna. Ano ba sa MCQ yan? Oo! 10% pa rin. 10% balik na? Oo, sa simbahan, 10% pa rin yung capacity under the MECQ. Okay. So, ako nga, maigi naman, that was a wise decision. Sige, kasi napakahirap talaga. Ano, 100 ang aking attendance. Ilan nang dadalo sa 100? Eh kung 10%, 10%, 10. Ha? 10! 10 lang? Ba't ikakasal ka ba ulit? Hindi, kunyari lang. Bino mo, 10 lang ang magbibigay ng regalo sa akin. Parang gano'n. Kunyari lang. Halimbawa, kung ikakasal pala ako, 10 lang ang magbibigay ng regalo sa akin. Ha? Kasi yung siyam na po, puro lang ibibigay niya sa visual. So doon na sa Zoom. Makakarating kaya sa akin yun? Inilalagay ko lang yung kalagayan ko, Mayor, doon sa mga ikakasal ngayon. Di ba? O, paano yun? Hindi kaya nga. Pala, no? Alam mo, it is being wise lang na muna, ipagpaliban, okay. Kasi marami pa namang mga araw. Kung kayo nagmamahalan, talagang wala nang makakapigil dyan. Di ba? Ngayon, kung gusto mo yung mga taong, mga minamahal mo at kilala mo, mga ninong at mga ninang, ang iyong mga kaibigan, nadadalo sa kasal, pero siyempre, meron tayong mga protocol sa simbahan. May protocol din tayo sa reception. Hindi ka rin mag-i-enjoy because the people you love, the people you're more closer with, wala naman dun because of the limitations. I-cancel mo na lang. Hindi, nakikita mo lang, kakaway-kaway lang kayo sa Zoom. Na, hindi po. Mag-zoom ka pa. I-postpone na lang. Kaya at least maigi nga, no, na kesa naman hindi mo rin alam. Kasi, di ba ngayon, dahil ang COVID, kumbaga, mabagsik eh. I-treat mo lahat ng kasama mo at kausap mo na merong COVID. Hindi naman sa nag-iisip ka ng masama. Pero gano'n ang sinasabi ng mga dalubhasa. Lahat ng mga kausap mo, especially yung labas ng labas, i-treat mo na yan ay merong COVID para makaiwas ka. Mag-usap kayo sandali. Wear face mask. Tiyak na may dalas yung virus. Na may dalas yung virus. Gano'n na nga. Yun na nga. Okay. So,
Alam mo, maganda yung ano eh, gusto ko lang i-share ito. Galing ito kay Dr. Edsel Salbana. Kilala mo si Dr. Okay. Edsel? Oo naman, di ba na-interview na rin natin si Dr. Salbana? Oo, na-interview natin siya. Sabi niya, parang napapagod na rin siya bilang isang infectious disease doctor. Napapagod siya at natatakot siya dahil sa nangyayari ngayon sapagkat napakataas nitong nga kaso ng COVID. Well, ang sabi lang naman niya rito, to make the story short, no, dahil yung iba talaga natatakot pa sa bakuna. Okay? Mm-hmm. So, whether kahit anong ano yan, whether ito ay Sinovac, whether ito ay Pfizer, whether ito ay AstraZeneca. So, parang sinabi niya lang dito, all vaccines, no, lahat ng bakuna, prevent severe disease. Yung talaga okay. Nakakamatay, no? Nakakapag-prevent itong bakuna. So, it will prevent COVID-19 from killing you. And COVID-19 is at least 2.9, Rhea, listen ha, COVID-19 is at least 2.9 million times deadlier than the vaccine. 2.9 million times deadlier than the vaccine. Yung daw bakuna, sabi niya, hindi nakakamatay. Maaari magkaroon ka ng allergic reaction o ibang komplikasyon ng bakuna, pero hindi ka mamamatay. Pero ang COVID, mamamatay ka. Oh, siyempre. Hindi ba? Marami na nga namamatay eh. Yes. Kasi nga pala, nasa banggit mo nga atin yung COVID, ano? Eh, Mayor, nakalimutan kong batiin at get well soon na ating Vice President ng ano ng public relation ng ano ng ABS-CBN dati at saka ng GMA7. Okay, alam na. Oo, si Butch, si kasamang Butch Raquel. No? Butch, maraming nagdasal para sa iyong talagang tuloy-tuloy na kaligtasan. Ayan, okay. Si Butch. Naalala ko si Butch Raquel. Oo. Okay. Ayan. So ituloy ko lang, Rhea. Sabi sige ni, naputo lang kanina, no ha? Sabi lang ni Dr. Salbana, bandang huli doon sa kanyang sinulat, and if you still are not scared, kung kayo po'y hindi pa natatakot, siya ay natatakot para sa inyo, para sa atin. And if you end up in my care in the ICU, kung sakaling nagkaroon ng COVID kayo at babagsak kayo sa kanya sa intensive care unit or ICU, then if I am so tired and we have been shouting ourselves hoarse every single day, I will still take care of you sapagkat trabaho nila yon. Kaya ang ibig sabihin niya lang dito is para doon sa mga hindi pa naniniwala, nagdadalawang isip pa about the vaccine, ito po ang isang doktor na nagsasabi na mas nakakamatay ang COVID-19 kaysa sa bakuna. So pag-isipan po ninyo yun sapagkat the choice is yours. Di ba, Ray? Mm-hmm. Kahit gaano'ng i-push natin sa kanila yan, i-push natin. I-encourage po namin kayo. Oo. Ang desisyon... Hindi po namin kayo pinipilit. Pero in-encourage namin kayo. Exactly. Ang desisyon, nasa inyo pa rin. Parang sa paggamit ng ivermectin, kung naniniwala ka. Sa paggamit ng linghua, kung naniniwala ka. O iba pang mga gamot, the choice is still yours. Okay. Okay. Ayun. Yun lang. Yun lang siguro magiging parting words mo, Mayor Monilagan. Salamat sa iyong parting words. At I hope bumaon sa puso nila. At hindi lang sa isipan hanggang puso para kumilo sila na magpabaksin. Ayan. Diba? Kaya itong darating na mga April 22 to 29, Ray, abangan na natin. Sana dumating na. Ha? Sana dumating na. Darating, Ray, mga 1 to 2 million doses ng bakuna. Uh-huh. Sinovac. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan, between April 22 and 29. At meron din darating yung Gamaleya. Yung from Russia. Saka Moderna daw, darating din. Ha? Meron din yung Moderna. Moderna. Sana magsunod-sunod na. Until we reach the herd immunity, yung 70% of the population natin. Okay, so Ray, maraming salamat. Thank you for joining me today dito sa atin. Maraming salamat din, Mayor. Taga-pakinig, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na tumututok at sumusubaybay sa amin. Dito pa rin po sa palatuto ng Teka Teka, lalong-lalo na po sa buong mundo at sa buong Islas de Pilipinas. Muchas gracias. At syempre, ang Teka Teka nagsasabing, don't worry, be happy. Be happy. Teka Teka, alas 4:30 na.